Ay, magandang buhay po mga kaparm. Ayusin ko na po yung bakod ko sa likod at para mailipat ko na po yung aking peking duck. Inuunti-unti ko na po kanina po yung in-extra ko po yung utol ko eh. Kaya lang po dalawa po kami kanina gumagawin mo eh. Siguro po napagod na. Bukas na lang po uuli siguro eh. Ako naman po inakita ko po yung malamig ang panahon. Kaya po gagawa po muna ako. So ayan po ating mga pabo, hinagisa ko po ng damo kanina, marami pong damo, kaya hinagis ko na lang muna dyan, hindi ko na po muna tinali. Ganito po ako nung araw nung kami nung aking magulang sa bukid. Ganun po eh. Masarap mag-develop yung lupa katunti-unti lang. Kung po lumapat kasi yung pilapil na ito, ililipat ko po yung mga poster rito eh. May pulot-pulot lang naman po yung ginagamit yung material eh. Kawa-kawayan lang. Pilapil, parang kuidaan nila. Siyempre po eh, mahirap naman po yung lilipat kuidaan eh. Wala po silang dadaan ng maayos. Sige na, lumusong na po ako ngayon. Nagpahinga lang po ako ng konti eh. At pagka po nagposti na, pakikita ko po sa inyo ulit. Ngayon, nagpapatulong po ako sa utol ko kanina. Siguro napagod na rin. Tapon na po eh. Ako naman po, mas gusto ko yung malamig. Malaki po iluluwang ng pwesto ko. Pag naaikon ko to. Ito po, masasakop po na po yung mga papaya kung hindi namatay. Hindi po alam kung mamamatay din yan. Mga payat na po sila. Hindi po natira ng mga natubig. Kaya na po, nag-ukay na pa ako ng utol ko. Ito mga poste. Kaya po pag nakabili ko ng posting kahoy kasi puro temporary lang naman po yung nilalagay ko at siyempre po unti-unti ko lang naman po niluluwangan. Tatayo ko na lang po yung mga poste at pakikita po kasi siya mga araw meron po iluluwang, medyo maluwang. Ayun po yung aking mga kulugoboy, nagpapatulong ako sa mga bata na ito, magsisipag po yung mga bata na yun. Ayan, lagyan nyo yung buhangin itong pagganaon dire-diretso rito para yung dadaan hindi naman masyadong lumubog sa putik. May daan tao po kasi yung bakuran ko.
Yan naman po kung sarap mawawala ng daan yung sa kabila eh. Marami rin naman po dumadaan dito kaya dinitiran ko po sila ng daan. Lahat daan tao lang. Pagka po nakapasok na ipabo ko dyan, sigurado ubos po yung damo na yan kaya hindi ko po tinatabasan eh. Papapatsokin ko po yung pabo niya, tataas ko dito, lagi ko po tumit eh. Baka pag naiyayos ko po yung bakuno ko, baka maisipan ko uli yung mag-alaga ng native. Pwede naman po pala yung nakakawala sa labas na may bahay lang, tapos tataasan yung bakod. May nabibili naman po palang net na mataas. Baka nga po ang gawin ko kung bukod ko po ng bakod itong isa na itong lote. Magpo-posi uli ako dito para may daan tao naman sa gitna. Umiikot po yung mga dumadaan dun eh. Araw ang aking mga magulang ay magsasaka kaya nasanay din po ang magandang pilapil mag-araro sa bukid ng Kalabaw marunong din po ako nun. Para umatuwa naman po idadaan dito lumaki na po si pilapil. Sarap kong pawisan. Sulit. Kaya tawag po ako ng aking anak ah. Ba't kaya? Baka nagugutom na si Tebebing ko. Tebebing kong malaki ah. Ayun po yung aking mga pabo oh. Oh, nakikita siguro ko. Para siguro magpapakain na umaga pa naman. Mamaya po ako papakain. Pag napatigas ko po yung lupa na to, papatungo po ng konting buhangin para naman hindi putik yung dadaan ng dadaan. Uy, aking bebing malaki oh. Diba may mahanap ata sa akin ah. Ayan, may mahanap po sa akin. Pakikita ko po muna sa inyo yung mga pinostehan ko dito. At bukas po ilalagay ko na po ito ng poste. Kanina po may nagkuhan dito. Grass cutter sa dulo ko. Ito nilalagay ko na rin po ng konting poste ito eh. Babakuro ko po ito ng bukod. Ang sukal po ng lugar ko na eh, kasi talaga na pong kami lang naman po gumaganap ng aking kulugo boys. Tatlo lang po kami bali. Pag minsan bigyan sila ako lang maiiwan. Ay naanay na ito isa. Wala naman po akong budget na malaki para yellow box to. Oh, katataas po ng damo. Pero kahit po ganyan yan naiayos ko na kahit hagawara lang ibakod ko eh. Okay naman po. Makapansin niyo po yung aking lote, maluwang-luwang din po. Pero po yung rulo. Maganda rin po sana kung may budget eh.
Buti yung kapatid ko po, natigalupaw. Doon po nakatira na yun eh. Sabi ko, tol, tulungan mo muna ako magagawa ng pawsit, no? Maiayos ko yung bakod ng aking mga alagang hayop. O, nakakadalawang araw na po siyang tumutulong sa akin. Kaya mayayari ko po ito mga ilang araw pa. Lataga pag alam budget po, ganitong kahoy lang na ilalagay. Ipil-ipil lang eh. Ito po yung hanggahan ng lote ko pag talagang sinuwar. Ang ganda po yun, maganda-ganda rin po yung nabili ko na rin. Tagal-tagal na po sa akin to. Kaya nga po, dati po, sa kahinto lahat. Kaya nauunti-unti ko pong dinedevelop. O nga dito po yun, o. Nagtanim nga po akong saging dito eh. Kaya lang eh. Hindi po alam. Pero buhay na po siguro, inabutan na ng tag-ulan eh. Nagtamuha ko lipit puno.